the facilities accompanying it were never begun either. So ano po nangyari doon sa 261 million last year na na-allocate para sa MOOE, maintenance ng Balog-Balog Phase 2? Sana sabi nila, nandun pa. Hindi pa nagagastos. Nandun pa. At ngayon, mag-iingi ulit ng 261, nandun pa rin. Tatambak lang yung pera doon sa kanila. So kung ganun, wag na sila humingi ng pera para sa MOE nitong bulok na proyekto to. But every year, walang mintis, humingi sila ng 261. Abala sila na kapag na-approve daw ng NEDA, kailangan nila simulan kagad ang restructuring. Eh, kaya humingi na daw sila ahead of time para makasiguro na meron silang panggastos. Eh kaso hanggang ngayon, di pa daw na-approve ng NEDA. Pakisabi po sa kanila, loko nila nilong yung panot po kami. I would like to show some slides. And this pertains to some projects. Okay, of NEA. That's the good sponsor or the people behind you. Do they know what this project's all about? Opo, kabisado natin yung Balog-Balog. Ilang dekada nang binibigyan ng pondo yan, di matapos-tapos po. Tama po. At ang masaklap po rito, taon-taon, kumukubra ng 261 million pesos ang NEA para sa maintenance nitong bulok na irrigation. 261 to maintain ang isang hulok, inaamag, okay, stop muna doon, na Balog-Balog project. Pwede bang paki-explain po? Ang sinasabi ng NEA, sa pagkaalam nila, wala naman daw silang ginagastos na maintenance para sa Balog-Balog kasi nga wala pa naman nabubuong imbakan ng tubig. So saan po napupunta yung 261 million pesos kada taon na nababudget para sa maintenance nito? At ano pong balak ng NEA para sa proyektong ito? Pabayaan na lang ba natin mabulok to? Kasi dapat itong Balog-Balog Multipurpose Project, ito ay magbibigay ng patubig sa 34,410 hectares of agricultural land, which will benefit 23,000 farmers at Tarlac. 50 years in the making. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Nung last hearing, if I remember, ang sabi ng NEA, by 2027, matatapos na itong Balog-Balog. Fully completed na. And that was last year during a Blue Ribbon Committee hearing. Now, ang sabi din nila, 50% completion na raw, completed na yung project. Now, nagpadala ako ng tao ko doon para magkaalamanan. And one of my staff went there at yan po yung nakita. May mga heavy equipment na nakatambay lamang doon, nakatenga, at walang activity. So, kung 2027 sinasabing matatapos at wala ako nakikita ng activity at nagtanong-tanong kami doon sa mga residente, galit na galit sila dahil meron daw minsan pumunta doon na inspector at after that, wala na. Yes, tama po yan. Dahil ilang beses na yan na dekadekadang binibigyan ng pera, hindi matapos-tapos. At ang pagkaalam ko, yung project, inire-restructure na ng NEDA-ICC for an extension of project implementation hanggang 2028 kasi hindi nga matapos-tapos dahil
ayon sa NIA sa right-of-way issues sa DPWH, sabay ng gastos din daw nila sa personnel kasi may taong nagbabantay at nag-ooperate ng heavy equipment at hindi naman daw zero. Sa kabila ng reklamo nating lahat na hindi matapos-tapos itong dam na ito, eh sinasabi nila na meron silang 7,500 hectares na may irrigation na. Okay. So, gumagastos po ang NIA para doon sa mga taong nagbabantay doon sa mga heavy equipment. Pumunta po yung tao ko doon at wala po siya nakitang tao nagbabantay. Meron po mga nagbabantay doon, siguro yung mga langaw, ipis, daga, ahas. Yun po yung nagbabantay doon sa mga heavy equipment. Pero wala po nakita ni isa kaluluwang tao. So, binabayaran po ba natin yung mga ipis doon, yung mga daga, yung mga ahas? Pinagdidiinan ng NIA na meron naman daw tao pagkat meron na rin daw irrigated area. Wala po, wala po. As a matter of fact, nagpadala po ako ng tao doon. At yung tao ko po nag-survey for 2 days. At nag-interview po, barangay chairman, kagawad, SK, at mga residente doon. At sila nagsasabi, minsan lang daw may pumunta doon na taga NIA, nag-inspect, nag-picture-picture, and then wala na. That was after na na-expose ko ito last year. That's correct. Ang pagkaintindi ko, if memory serves me right, ano, inuna kasi yung diversion dam at may konting na-irrigate, pero yung high dam na dapat talagang malaking infrastructure, kahit kailan di na umpisahan. O di kaya, uumpisahan sana na uudlot dahil sa right-of-way issues at kung ano-ano pang dahilan. Iyon nga po eh, Mr. President, Madam Sponsor, sinasabi nila nung una by 2027. Eh ngayon 2028 na po. 2028. Baka next year 2020 na naman. Kaya nga, tawaran ng tawaran. Following year, gagawin ng 2029. So wala nang katapusan. So wala ako nakitang movement or any development whatsoever dito sa Balog-Balog project na ito. So ano kaya nga napunta na sa NEDA, kaya napunta na sa at i-restructure na yung project kasi nagiging kabulastugan na talaga eh. Correct. At wala nang naniniwala, dekada-dekada, taon-taon mula akong naging congressman, linalagyan ng bilyon-bilyon yan, wala naman natatapos na imbakan ng tubig. Correct. So, bakit humihingi ng 261 million kada taon ang NIA para sa maintenance nitong bulok na structure na ito? Ang sinasabi nila, yung phase 1, yung natapos nilang diversion dam at yung service area na may 12,000 mahigit na hectares at saka yung farmer beneficiaries daw na 7,300, sila raw ang tinutulungan ngayon at yun ang pinagagastosan. Pero yung high dam na talagang malakihang imbakan ng tubig, hindi pa talaga nasisimulan. Kaya rini-restructure na lamang ng NEDA. Okay, kaya nga po, Madam Sponsor, Mr. President. So, sana pupunta again for the end time. Sana pupunta po yung 261 million kada taon para sa maintenance. Kasi kung sasabihin nila, pabayad sa phase one, yung phase 1 na diversion dam, yun natapos daw, yun sa ibaba. Yung diversion dam lang at yung 7,000 plus farmer families at yung 12,000 plus hectares. Pero yung phase 2, talagang wala kang makikita. Tama po yung mga retratong na papakita ninyo. Itong mga photo na naka-project ngayon, sakto talaga yan at wala pa talagang napapatayo sa high dam. Thank you po. Now, ito pong 261 million pesos na budget na binibigay sa NIA para sa maintenance nitong Balog-Balog phase 2 po. Phase 2. Bakit po gagastos kayo sa phase 1 samantalang yung budget ay naka-allocate para sa phase 2? I think the amount is being requested for more extensive restructuring, feasibility studies, and planning all over again. Sorry. Pero hindi pa raw nasisimulan. Ah, hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Let's stick to the issue. The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa phase 1?
the amount of 2 million plus for 2024, ang sabi po ng NIA eh hindi pa raw nagagastos kasi hindi nga natutuloy itong high dam. Yung 200 plus na yon dapat sana para sa facilities accompanying the high dam. But inasmuch as that high dam was never started, the facilities accompanying it were never begun either. So ano po nangyari dun sa 261 million last year na na-allocate para sa MOOE, maintenance ng Balog-Balog Phase 2? Sana sabi nila, nandun pa. Hindi pa nagagastos. Nandun pa. At ngayon, mag-iing ulit ng 261, nandun pa rin. Tatambak lang yung pera doon sa kanila. So kung ganun, wag na sila humingi ng pera para sa MOE nitong bulok na proyekto to. But every year, walang mintis, humingi sila ng 261. Abala sila na kapag na-approve daw ng NEDA, kailangan nila simulan kagad ang restructuring. Eh, kaya humingi na daw sila ahead of time para makasiguro na meron silang panggastos. Eh kaso hanggang ngayon, di pa daw na-approve ng NEDA. Pakisabi po sa kanila, loko nila nilong yung panot. Po kami. Ito guys, comment reaction tayo dito. Binatikos ni Idol FLM ang Balog-Balog project. Ayun, at ayun na nga ay 261 million ay napang maintenance ay kinurakot. Hindi walang sa inspection, sa investigation ni Senator Raffy Tolfo ay walang nakitang nagmi-maintenance doon sa Balog-Balog project, doon sa kanilang dam na project. At comment reaction tayo dito and panoorin natin itong video na ito, and don't forget to subscribe, like and share. It's very simple dito, Mr. President, Madam Sponsor, na umiiwas ang NEDA sa isang simpleng tanong na kailangan lang ng simpleng sagot. I mean, ng NIA, simpleng tanong, kailangan simpleng sagot lang. Mangyari po kasi, itong project na ito, napakatagal na ng panahon, nakatenga, nabubulok na, and yet, merong allocated na amount requested ng NIA for the MOOE, 261 million. Ngayon, kung hindi naman pala nila kayang gawin itong proyektong ito, ba't pa sila humihingi? Ngayon, kung ang gusto nila ay para sa completion ng project, dapat capital outlay, hindi po MOE. How would you maintain something na hindi pa operational? The only time that you would need operational expenses or MOE budget to a certain project, kung tapos na yung proyekto, to maintain it. Pero kung hindi pa completed ang project, you don't need a budget for the MOOE. You need capital outlay kung ang gusto mo ay para tapusin itong proyektong ito. Aminado naman ang NIA na talagang MOOE ang pagka-release at pagka-pangalan ng budget, pero hindi siya ginagamit pang maintenance dahil GOCC nga ang pag-release sa kanila ay MOOE kahit hindi maintenance ang gagawin. Bakit sila pumapayag po na it's under MOOE? DBM kasi regulations yan. Kapag GOCC, iba yung bansag. Okay. Ang tawag talaga eh MOOE dahil okay, subsidy ng national government sa korporasyon. Okay. So, ano pong plano ng NIA doon sa 261 million kada taon na sabi nyo nandoon lamang sa kanila, natatambak na? Anong plano nila gawin doon sa perang yon, Mr. President, Madam Sponsor? Okay, ang sabi nila, yung 260 na yan ay i-carry over sa susunod na taon, palibasa hindi na nagamit sa taong ito, ng 2024, hindi sila hihingi ng panibago for 2025. So they will stop. Carry over na lang. Okay, so may follow-up question din. Ano ang balak nila dito sa project na ito? Sinabi nila nung last time, 2027, ngayon 2028 na naman. So, ano ang guarantee? So, ano yung mga ginagawa nila na para ma-ensure by 2027 or 2028, matatapos na talaga itong proyektong ito? Dapat, kung mangangako sila, say 2028,
2024. Ngayon, sana man lang may kunting activities na nangyari doon sa project site. Ang sabi kanina, Mr. President, Madam Sponsor, nagbabayad sila sa ngayon ng mga tao para bantayan yung mga heavy equipment. Eh, nabubulok na po yung mga heavy equipment doon. Wala pong nagbabantay na tao doon. Sinungaling po yung nga nagsasabi na mayroong mga binabayarang tao para bantayan yung mga heavy equipment. Kasi po, ang kausap namin mismo, eh, yung mga taga-barangay, yung mga farmers na naroon. So siguro, mas maganda kung aminin na lang na iya na naging pabaya sila dito o may konting corruption, then I will stop. Tama po yun. Good. Pasangga po ako sa inyo na naiiskandalo talaga dito sa Balog-Balog multipurpose, inaasahan ng taong bayan, subalit walang dumarating, dekada-dekada na yan. Ang tanging magagawa ng NIA, ang sabi nila, pagkat labis sa 2.5 billion ang halaga ng project, ay abangan yung NEDA-ICC for the extension of the project hanggang 2028 na po ngayon. At ang cost, lumaki na, naging 18.8 billion yung total cost. Yun ang kanilang solusyon ngayon. Abangan na lang muna at antayin kung ano yung hatol ng NEDA. Right. So, sa ngayon, dahil ang target date is 2028 na para makomplete yung project, ano po yung mga steps, ano po yung mga programa na ginagawa ng NIA para maisakatuparan na yung completion ng project by 2028 as they promised? Ayon sa kanila, na-update na nila yung mga dating plano kasi napakatagal na nga nitong project na to at pinangunahan na nga nila at humingi na nga ng pera yung hinahanap natin na 200 million at nag-design na sila ng mga accompanying facilities kahit wala pa yung high dam. So yung plano, kumbaga, nag-iintay na lang, nakakasana, inaantay na lang yung approval ng NEDA at yung pag-release nitong 18.8 billion lang. Okay. So, pwede ho bang makita yung kanilang feasibility study o project plan? Para sa papadala daw nila sa inyo kasi kompleto na rin yun at matagal na naghihintay. Alam naman nila, nakakalkaling ko to. Sana dala-dala nila ngayon. They know this way ahead of time na ito ho ay i-discuss ko. Alam nila na nag-imbestiga kami. So, dapat ngayon pa lamang dinadala nila. Kasi pag sasabihin na dadalhin sa atin at paabuti nila ng isang linggo, dalawang linggo, isang buwan hanggang sa mabaon na sa limot. Next time sana, Madam Sponsor, the President, eh dapat prepared ito, eh budget ang pinag-usapan dito, dapat prepared sila, dala na lahat ng mga dokumento right here, right now. Ang pag-unawa nila, nakatanggap na raw ng kopya ang mga senador kasi nung nag-blue ribbon hearing, may dala raw silang mga kopya. Pero humihingi ako ng isang kopya pa kasi dapat aralin natin ng masusing at maigeng. May pinadala po sa office namin pero malabo at walang date at hindi talaga klaro kung anong klaseng study meron doon para maipakita na by the year na binabanggit nila 2027 at that time, makukomplete yung project. So now, we need a feasibility study that will show to us na kaya nilang tapusin yung project by 2028. Tama po. At ako mismo, interesado rin sa pagkahaba-haba ng panahon na may balog-balog sa ating budget. Ngunit wala ang nakikita sa Tarlac, talagang kinakailangan kalkalin ng maigi yan. Pinagsabihan ko na sila na dapat magdala ng maayos na kopya at updated yung pinakabago. Doon sa issue po ng right-of-way, ano na po nangyari? Sa balog-balog. Kung gusto ba sa mga kontaktor? Yes. Tama. Actually, sa multiple projects po, gusto ba na sila? Unti-unti raw nababayaran yung right of way pero mabagal talaga yung daloy ng pag-aaproba at kulang rin ang pambayad nila sa mga may-ari ng lupa. Okay.